So, hi guys! Welcome to my vlog. So, for today's video, pag-usapan naman natin yung mga compliance sa TECO. Ito yung mga dapat ayusin kapag nakita ni TECO while checking ng mga documents natin. Simulan na natin guys. Una is full name. Dapat lahat ng requirements na ipapasa mo sa agency is tugma lahat ng documents mo doon. Merong junior ang pangalan mo, kailangan po nasa tabi yan ng pangalan mo nakalagay, hindi po sa dulo ng surname mo po. So diyan po madalas maraming nagkakaroon ng problema, yan po ang madalas na ang pinapabago ni TECO ngayon. So kapag kaganyan po ang pangalan nyo, nakita nyo na may documents kayo na ganyan, lalo na yung PSA, ipa-change nyo na po. Ipaayos nyo po bago kayo mag-apply, or kung nakapag-apply na po kayo, sure na akong ipapabago yan sa inyo, ipapaayos nyo yan. Bakit nga ba ganun sila kahigpit? Yan ang titignan ni TECO dahil true identity name mo yan. Hindi ka nag-change or gumamit ng ibang name kapunta sa Taiwan. Take note, walang pakialam si TECO sa iba't ibang perma mo sa ID. sa mga IDs mo. Tapos yung iba't ibang address mo din, wala siyang pakialam sa ganyan. So yung second natin is yung birth date at birthplace. So ayon, kagaya nung una, kailangan mong i-double check lahat yung mga documents mo, yung mga requirements ni agency bago mo ipasa. Kasi itong birthplace at birth date is isa to sa mga chine-check ni TECO. So, make sure na tama. At lalo na mga spelling, Diyos ko po, ang higpit nila dyan. So, ayun guys, paki-double check na din. So, yung pangatlo natin is yung gender. So, ito din importante din guys. Kasi, sa case ko, meron akong kabatch na hindi siya narilisan ng visa kasi yung voter certificate niya is mali yung kanyang gender. So, dapat female siya, ang nakalagay sa voter certificate niya is male. So, pinaayos niya pa yon. Tapos, syempre, pero hindi naman siya sobrang tagal. Mga 5 days niya lang inayos. Tapos, after nun, na-release na din naman yung visa niya. So, ayun, i-double check nyo na lang din, guys. Kasi, para makasabay tayo sa mga kabatch natin na kung ano yung kanilang status, ganun ka din. So, ayun, ayusin lahat. Itong gender, lahat din po ng documents to ha, na ipapasa mo sa agency. Yung mga requirements na kailangan ng agency. Pang-apat natin is civil status. So, ito din guys, kailangan din ng agency. Kung married ka, lahat yan ng documents na ipapasa mo sa kanila is married. Kung single ka naman, lahat is single. Kung ikaw naman ay babae na meron ka ng anak, tapos walang tatay, yung PSA ng anak mo is kailangan yun. I-declare mo po siya. Kasi makikita naman po ni TECO yan. Kung malalaman nila kung hindi, malalaman nila kung meron ka nga talagang anak or wala. Kahit hindi mo yan i-declare. Kapag hindi mo yan dineclare, malalaman nila yan na meron ka ng anak. So, tapos above naman, doon naman sa mga 30 years old na babae na wala pang mga anak. So, susulat ka ng letter, tas explain mo doon kung bakit wala ka pang anak. So, pwede mo naman ilagay na not married or no boyfriend, ganyan. Pero alam ko may, hindi naman siya sobrang daming sulat. Basta pero kailangan explanation why at your age na 30 years old wala ka pa ring anak. So yung date register ng birth certificate, ito yung ating ano galing sa munisipyo, yung original copy na to. At kailangan din yun guys. Tapos kailangan yung name mo doon, dapat ang full name mo doon is middle name talaga. Kailangan kompleto. Yung name mo lang naman, wag mo nang intindihin yung nanay at tatay mo. Kasi yung nag-a-apply lang naman ang importante sa kanila. So, kapag middle initial lang, alam ko pinapabago yan. Kung yun yung nandun sa birth certificate mo. Kailangan mong ipabuo siya ng
middle name talaga. Very important guys, dun sa birth certificate natin, where ay dapat hindi ka late registered ng 21 years old above. So kung ganon, late registered ka na, huwag ka na mag-apply kasi hindi ka din naman makakapunta ng Taiwan. Ibang bansa na lang, marami namang bansa, hindi lang naman yung Taiwan. So guys ha, lalo na dun sa mga lumaking single parent, ikaw nakapiliyedo ka sa nanay mo, make sure yung birth certificate mo, ang PSA mo, dapat wala yung middle name, middle initial. Hindi mo gagayahin yung middle name ng nanay mo. Hindi pwedeng kakalabasan yan, magkapatid kayo, tapos ang nakalagay sa birth certificate mo is mother. Hindi yan pwede, babaguhin mo yan. Lahat ng documents mo, dapat wala kang middle name. Kaya kailangan i-double check nyo na. Tapos kung halimbawa nag-ababala ka palang mag-apply, ayusin mo muna bago ka mag-apply para hindi ka mahirapan at di ka mapang-iwanan ng mga kasamahan mo. Kasi hindi ka naman makakaalis kung hindi mo yan maaayos. Humid ID tsaka humid certificate is okay na po yan. Kung wala kang humid ID, humid certificate na, pwede na siya. Kung sakali guys, doon sa mga nabanggit ko kanina, kung meron kayong aayusin, ayusin nyo na ngayon kung nagbabalik kayo mag-apply or nakapag-apply na kayo. Pwede nyo pa rin naman siyang baguhin kasi matagal naman yung awaiting time papuntang Taiwan ngayon. Lalo na mga ganitong panahon, kami may visa na pero hindi pa rin naman kami napapaalis. So, medyo matagal talaga siya. Tapos, matagal yung antayin niya. So, you have a lot of time para ayusin yung mga yan. Pero much better dun pa lang sa mga nagbabalak, ayusin nyo muna. Kasi, diba, para kung halimbawa meron ka ng mapaline up sa'yo, ang dala-diretso ang process mo. So, ayun lang. Yun lang mapapayo ko sa inyo, guys. So far ngayon, wala pa rin kaming, ang PTI, wala pa rin naman siyang baba kung kailan yung flight date namin. So, hoping, pero sabi naman ng agency namin, this year, makakaalis kami. So, understandable naman kasi, guys, gawa ng, hindi din talaga sila malakas this season. May mga kakilala din ako doon na, walang OT, pero ang kagandahan naman sa kanila guys, and napaka-thankful pa rin nila, ay swerte pa rin sila kasi sila yung tipong walang forced leave. 4-2 pa rin yung pasok nila. At least may sinasahod pa rin talaga sila. So, ayan guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Hanggang sa muli! Bye!